Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Sa linggo po na ito, ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Sa araw po na ito ay aki pong ibahagi sa ating 5-Minute Devo ang Tagalog English sa 3 Things Why We Need Christ. Sa panahon po ngayon sa COVID-19 pandemic, importante po na sumusunod po tayo sa protocol sa pandemic po. Siyempre, gawin po natin ang social distancing, gagamit po tayo ng face mask, at hindi po tayo basta-basta lumalabas ng bahay. Ang tao sa ngayon ay karamihan sumusunod talaga. Of course, siyempre, susunod po tayo para po ito sa ating kabutihan. Ngunit, may mas pinaka-importante po tayong gawin sa ating buhay. Kahit may COVID man o wala, malusog man tayo o sakit, mayaman man o mahirap, professional man o walang pinag-aralan, ang ibig ko pong sabihin ay tinanggap na po ba natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Kasi po, kailangan po natin ang ating Panginoon na tanggapin at isuko ating buhay para po magkakaroon po tayo ng kaligtasan. 3 things to know why we need Christ. Una po, all have sinned. O ang lahat ay nagkasala. Lahat ba talaga nagkasala? Siyempre, ang lahat po ay nagkasala. Kahit taong mabait ay nagkasala pa rin sa harapan ng Diyos. Ang sabi po sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Dahil sa ginawang kasalanan ni Adan at Eva, kaya po natin ito nasunod na tayo po at talaga ay makasalanan. Mayroon tayong sinful nature. Kaya wala talagang perfect, kundi ang Diyos lamang ang perfect. Pangalawa po mga kaibigan, death is the penalty. Dahil nagkasala tayong lahat, kamatayan ang penalty o punishment sa atin. Ang sabi po sa Romans 6:3, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Magmula po na nagkasala ang ating unang mga magulang, tayo po ay spiritually dead. Talagang ano po, kahit anong gagawin natin, yan po talaga ang ating nature, sinful nature. Ang una ay all have sinned. Ang pangalawa, death is the penalty. At ang pangatlo po naman po ay we will be judged. Ang sabi po sa Hebreos 9:27, "And it is appointed unto men once to die, but after that, is judgment." Darating talaga ang panahon na ang tao ay mamatay. We will be judged eternally. Eternal damnation or hell or impierno. Ngunit may solusyon po. Salamat ni Kristo sa ginawa niya sa krus na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa 1 John 5:11-12, "And this is the record that God hath given us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life." Ibig sabihin po, kung tumanggap ka ni Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung hindi ka naman nanampalataya sa Kanya, hindi mo naman isinuko ang buhay mo sa Kanya, ay hindi ka rin magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po automatic na save ang tao. May kaligtasan ang tao, ngunit may gampanan siya. Siya ay magpakumbaba sa Diyos, humingi ng kapatawaran. Ang Diyos po natin ay hindi po siya mahirap lapitan. Siya po ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa 1 John 1:9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness." Ang lunas po, mga kaibigan at kapatid, ay tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. Amen? So, yun po ang pinaka-importante. Kung kahit anong mangyari sa ating buhay, may COVID man o wala, or masaya or malungkot man tayo, kailangan talaga na habang may hininga pa tayo, tanggapin na natin si Kristo at inang isuko ang ating buhay sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. So, handa ka na bang tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Ito po ang gagawin natin. Ikaw po isusunod sa aking panalangin at isipin mo ito na iyong panalangin sa ating Diyos. Panginoong Hesus, ako po ay makasalanan.
Patawarin mo po ako, O Diyos, sa aking mga kasalanan. Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Tinanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Magmula ngayon, tulungan mo po ako na mamuhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ito po ang aking samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So marami po salamat sa inyo sa mga nanonood sa video na ito. At nawa po ay ang ating mga buhay ay ating pong ipagkaloob na sa ating Diyos. Wala nang iba pang mga araw sa ating buhay na tayo po ay susuko sa Kanya. Dapat na natin siyang sambahin at paglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa Diyos.